What's up mga bro? Welcome back na naman sa panibagong vlog mga bro. For today's vlog, mayroon tayong gagawin. Oh, makikita natin, aircon PCB board, care of. Trolley yours, San Simon, Pampanga, from Royce. Yan. So yan, yun yung gagawin natin. Yan pa mga bro, nakasil pa, nakasil. So yan, bubuksan natin. Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. Idadala ng ano natin to bro ng isa nating technician din sa Royce na nagtatrabaho doon, kasama na rin natin na technician na pinadala dito para ayusin itong ano board na to. Isa itong ano mga bro, indoor PCB ng ano Mitsubishi Heavy Industries mga bro, indoor mga 1.5 horsepower yata. Hindi ko lang sure kung 1.5 ito. So, yan. Bubuksan na natin. Bubuksan na natin. Yan. Indoor PCB, mga bro. Check natin. Ang problema daw nito, bro, ay no power. Sabi ng anong kasama natin doon. Shoutout nga pala sa kanya. Si, ano? Si Romeo Cisco. Shoutout sa'yo, bro. Sa itong board. Shoutout sa'yo. Pinadala mo dito yung, ano natin, board natin. Para ayusin. Ang daming ano. Ito. Ayun. Indoor board. No power. No power sa indoor. No power daw sa indoor mga bro. So, ayan. Ito na yung ating indoor board. Ayun. Bi-visual check na natin mga bro. So, meron naman siyang pinadala naman bro yung kanyang ano, sensor. Ito yung kanyang ano, evaporator coil sensor. At ito yung kanyang asan na yung isa? Dalawa. Ito, ito, ito. Ito yung kanyang yung room temperature sensor, yung thermostat. Ito. Visual check natin. Kasi, lagi nating isa sa isip mga bro, pag no power. So, ibig sabihin ng no power, wala siyang power sa Tagalog. Tama? Tama ba? So, yan. Nakulog. Ayun. So, yan. Parang namuti siya. O, di marumi lang. Visual check muna tayo. Try nating repair ito mga bro. No power. Try natin kung kaya nating i-repair ito. Yan siya. No power. Sa indoor board, no power siya. So, yan mga bro. Una natin, chichik natin yung kanyang fuse. So, meron tayong analog tester. Gagamit lang tayo ng analog tester. Muna. So, yan. Analog tester. Ayun. Sa analog tester natin. Check natin yung fuse. Set natin sa resistance yung ating multimeter. Times 10 agad. Tapos short natin. Yun. Gumalaw. Zero natin. Ayun. So, yan. Ganyan lang yung gamit natin mga bro. So, sana may makapag-donate ng ating multi-tester na digital, mas okay. Yun. Uunahan ko na. Sinashout ko na siya kung sino yung magbibigay sa akin ng magdo-donate na sa akin ng multi-tester. Lalo na pag-plok. Umangat pa siya. So yan, unahin natin yung fuse. Ayan, unahin natin yung fuse. Ayun. So good yung kanyang fuse. Okay. So pangalawa natin, check. Kung good yung fuse, check natin yung line 1, line at saka neutral. Yung line niya itong black. Yung black. At saka yung neutral niya yung white. Sana yung white? Magtago. Ito. Oto, oto, oto. Ayun o. Oh. Wala siyang ano. So, yan. Wala siyang shorted. Check natin yung kanyang, check natin yung mga diode. Ito. Pumalo. Okay. Yung palo. Check natin dito sa primary, sa capacitor. Ito. Check natin kagad yan, sa primary. Yan. Yan. Wala. Umalo. So, ibig sabihin na ganyan, meron siyang diode. Hindi itong galing dyan, oh. Ayan, oh. Yan. Yan. Pag ni-reverse mo, wala siya. Yan. Pagdating pa lang sa AC,
primary dito yan. Tapos sa primary. So wala siyang shorted dito sa kanyang primary. Kasi pag mayroon yan, dito pa lang sa ano niya, sa filtered capacitor. Ito, yung kanyang 450 volts by 100 microfarad. Dito pa lang yan, kung may shorted yan, pag tinest nyo ito, shorted na kagad yan. Baliktaran, shorted. So, okay. So, yung neutral natin, tong black, yung white. Ito, common to, common trouble to ng, ano, ng Mitsubishi. Yung no power. Kaya, Intimano, nagpapalit na kaagad sila ng Endor PCB or Endor board. Sige na yung pag no power. So, ito kanyang neutral, yung white. Ito yung kanyang line 1. Ito. So, ang gagawin natin is step. So, meron tayong dito nakahanda na ano, melt lock o cord, power cord para gagamitin natin. Hindi ko alam ah. So, tatas lang natin. Ang gagawin natin dito, bro, next natin is step ay supply na natin dito. Magbo-voltage reference tayo or magbo-voltage checking tayo. Gagamitin naman natin yung ating ito, yung digital natin. Nakikita. Yun. So, nakikita naman yung digital natin. So, lalagyan ko lang ng, ano, mga bro. Ito. Kasi ito, ano siya? Aluminum siya. Yan. Yan na natin ilagay. So, gagamit tayo ng, saan na yung pinakita ko? Ito. Ito yung power cord natin na mayroon siyang alligator clip. So, supply natin. Tetest natin kung mayroon siyang primary voltage dito sa may capacitor. Yun lang naman ano natin. Mag-voltage reference tayo palagi, mga bro. Check natin yung ito. Positive, negative. Hey, so, meron naman siyang sign. Subscribe naman to my channel. Ito yung kanyang positive. And also meron press this bell icon. So, makikita natin. Ayan. Yung negative, meron siyang yun. Ayan. Hindi na kayo malilito dyan. Ayan. Meron siyang ganyan. Negative. Sign ng negative. So, sa kabila, totally positive siya. Okay? Ayan. Lalagyan ko lang siya ng supply. Negative. Ay, walang polarity to bro. Sa easy. Lang polarity. Ito sa line 1. Line 1 natin. Matigas sa. Walang polarity to bro. Yan. Tapos yung neutral natin or line to, itong kulay white. Kulay white natin. So, tigas siya. Yun. So, yan. So, notice naman natin to kanina na wala siyang shorted. So, pwede na natin siyang isaksak. Yan. So, tetest rin natin tong filter capacitor. So, plug ko na. Yow! Na-plug na. Sa may filter capacitor natin mag-focus. Sa may filter capacitor natin. Filter capacitor. Ito. Ito. Nakikita. Ito, yung kanyang filter, capacitor. So, itetest natin. Nakaset tayo sa DC voltage. Ayan, DC. So, tester natin. So, yung positive is positive. Sa negative, negative. Check natin kung mayroon siyang 300 volts DC. Ayun o, 316 volts. 315 volts. So, mayroon siyang primary voltage. So, good. So, pag good mga bro, pag good yung ating primary discharge muna natin, gagamit tayo ng soldering iron, discharge muna natin yan, discharge, pagka wala na test natin ulit yun, 4 volts na lang, so okay na yan, discharge na mga bro. So next step natin mga bro, so okay yung kanyang primary. So, proceed na tayo dito sa kanyang secondary voltage. So, pag ganito mga bro, nagawan ko na ng video to nung, ano, may nagawa na akong video nito sa indoor PCB ng Mitsubishi. So,
request lang ng ating kabro na si ano na gawan ko raw ng video ito. So lalabas natin yung video na ito, mga bro. So ayan, so gawa natin ang video. So pangalawa, sunod nating step, mga bro, ay proceed tayo dito sa ano, secondary. So ang secondary nito, mga bro, secondary nito. Ayan. So secondary nito, ang supply ng ano, ng magbo-voltage reference tayo dito sa ano, sa secondary. So ito yung kanyang transformer, ito yung kanyang primary, sa half niyan ito, sa primary ito yung kanyang secondary. Yan, yung kanyang secondary. So half yung transformer, sa out niyan is matik na secondary voltage. Yan, yan, secondary. So dito tayo magte-test voltage reference or magbo-voltage checking. So makikita naman natin dito, bro, dito na tayo magta-target kagad kung present ba yung kanyang, ang requirements voltage nito, mga bro, ay 5 volts saka 12 volts. So yan, makikita naman dyan, ito yung 12 volts, oh. Ayan, oh, 12 volts, tapos ito yung 5 volts, makikita. Nakikita ba? Saan ba? Ayan, oh. Ayan yung 5 volts. So asan yung 12 volts? Ito yung 12 volts. Ito. Yan. Yan yung 12 volts. So sa makatuwid, ito yung filter capacitor or electrolytic capacitor ng 12 volts. So ito yung 5 volts. So titignan natin yung kanyang value. Ang value nito is 330 by 25 volts. Ito. Yung capacitor. Yan. So automatically natin yung 12 volts. Tapos yung isa, saan na? Wala po rana. Yun. 16 volts by 1,100 microfarad. So ito yung ano, filter ng 5 volts. Okay? So dito tayo magte-test ngayon ng supply. At dito, ito yung 12 volts. Dapat may masukat tayong 12 volts dito at 5 volts dito. Okay? Ayan. So gagamit tayo ulit ng digital. Gagamitin natin. So pwede naman magtusok dito o dito kaya doon sa kabila. Dito na lang kasi hindi natin maano yun. Ayun. So asan na yung kanyang ito, 12 volts. Tapos yung 5 volts. Ito yung 5 volts nya. Ito. Ito yung filter. Ito. Saan ba? Ito. Ito. At saka ito. Yung kanyang 12 volts. Tapos yung isa. Ito. Ito. 5 volts. Saka ito. Okay. So, unahin natin kaya yung 12 volts ito. Yung 12 volts. So, plug natin ulit, mga bro. Saan yung plug natin? Ito. Yun. So, yan. Kikita. Tester natin, 0 na. Yun. Naka-DC pa rin tayo, mga bro. Plug ulit natin. Tapos, check natin. Check natin sa 12 volts kung mayroong 12 volts. So ito yung 12 volts nya, mga bro. Tignan natin yung tester natin. Tignan natin. Wala siyang 12 volts, mga bro. Ayan, oh. Dito sa out ng transformer, ito na yung kanyang diode. Ito, wala 12 volts. Ito, wala siyang 12 volts, mga bro. Missing yung 12 volts. Tapos yung kanyang ano, yung kanyang 5 volts is ito, 5 volts. Saan ba? Ang 5 volts natin. Ito.
positive. Ito yung positive. Ito. Tapos, yun yung negative. So, wala siyang 5 volts din, mga bro. Wala. Wala siyang 5 volts. Ito na yung capacitor nyo. Ito yung capacitor nyo. Ito. Filter cap. Wala. Wala siyang 5 volts. Wala siyang 5 volts. Wala siyang 12 volts, mga bro. So, yun ang ano natin, bro. Kaya wala siyang supply. Wala siyang missing yung 5 volts at 12 volts. So, discharge ulit natin, bro. Huwag natin kalimutan na mag-discharge pagka nagtatanggal tayo ng plug. Discharge natin yung capacitor. Gamit natin ang soldering iron. O di kaya meron kayong dyang diode resistor na ano, pwede nyo mag-short yun. Yung mga 5 watts na 160 ohms or 150 ohms na 5 watts. Yan, gamitin nyo. So, yan, test natin ulit. Kung meron siyang natitirang voltage, wala na siya. Okay. So, next step natin yan, bro. So, hanapin natin yan kung bakit wala. So, ano natin? Gamit tayo ulit ng, ano? Gamitin natin itong diode. Ano? Mas madali kasi itong gamitin pang detect ng shorted. Yan. Mag-check tayo kung may shorted dito sa kanyang secondary. Sa kanyang secondary. Check natin sa secondary voltage kung mayroon siyang shorted. Ayan. Nakasit tayo sa ano natin. Ayan. Check natin kung gumagalaw yung ating tester. Okay. Times 10 tayo. Check natin yung filter capacitor ng 12 volts. Asan na ba yun? Ito. Nakikita ba? Ata. Ito. Yung filter capacitor ng 12 volts ito. Ayan. Ito at saka ito. Check natin yan kung may shorted dyan. Pumalo siya. So, hindi naman siya shorted. So, dapat dito, mayroon siyang palo na konti. Okay. So, means good. Walang shorted dito. Dito naman sa kanyang 5 volts. Ito yung kanyang 5 volts na ano eh. Na capacitor to. Ito. Ito. Ito yun. 5 volts. Check natin dyan kung mayroon siyang shorted. Yun o, halos agad. Ayun, shorted nga. Shorted nga dito sa 5 volts. Dito nagkaka-shorted sa 5 volts, mga bro. So, check natin yung ating ano, digital. Ayan siya. Yung kanyang digital. Set natin sa continuity. Dapat magbabasher siya. Yan sa sa ano, capacitor. Yun. Shorted dito sa kanyang 12 volts. Okay. Sa 12 volts. Washer. Nagbasher. Problema. Sa 5 volts ang supply. Pagka ganyan, bro. Pagka may ganyan. Ang labas naman yan, bro. Ito, paglabas ng chopper transformer, ito, paglabas ng chopper transformer, mayroon siyang dinadaanan na diode. Mayroon siyang dinadaanan na diode. Tanggalin ko lang yan, bro. So, explain ko lang. Ito, dito na tayo. Pagka chopper transformer, ganyan. Ganyan. Ito. Ganyan. Ito yung kanyang supply ng 12 volts. Mayroon itong dinadaanan na diode. Yan. Ito na yung kanyang 12 volts. 12 volts DC. DC na yan. So, dito, ito na yung kanyang naman na negative. Tapos, mayroon siyang filter dito. Yan. Kaya nagsukat tayo dito kanina. Dito tayo nag-tester sa filter capacitor. Ito na yung ano, negative. Dito naman siya. Ito naman siyang kanyang negative volts. Tapos, dito naman, mayroon siyang ano, filter, o yung tinatawag na scooty. Ito naman yung kanyang 5 volts DC. Ayan. So, na-check naman natin dito kanina na wala siyang shorted dito sa kanyang capacitor na sa 12 volts. Wala. So, pagdating naman dito sa kanyang, nag-check tayo dito sa filter capacitor ng 5 volts, meron siyang shorted.
Dito to. Dito. So, ganyan yung ano dito sa may chopper. I-explain natin sa may chopper. Ayan. So, makikita natin yan. Sa chopper pa lang yan, mga bro. Ayan. Paglabas ng chopper niyan, may dinaanan pa yan na diode. Ito yung chopper natin. Ito yung chopper transformer. Meron siyang dinaanan diode bago mag, ano, 12 volts para, ito yung tinatawag na scooty. Scooty diode, 12 volts. So, nag-test tayo dito kanina. Ay, wala, sa 12 volts, wala tayong nasusukat na or natitest na shorted. So, dito naman sa kanyang filter capacitor sa 5 volts, meron na tayong na-detect na shorted. So, okay dito sa may 12 volts. So, may problema tayo dito sa supply sa 5 volts. Kaya nagda-drop din yung kanyang or wala siyang supply sa 12 volts kasi mayroon siyang shorted dito sa ating 5 volts. Okay? So, ayan. So, hanapin natin yung shorted dito. Maaring itong diode siguro. So, itetest natin yung diode. Yung diode na dinaanan ng 5 volts. So, ayan. Step natin. Ayan. Saan na yung 12 volts natin? Ito, ipakita ko lang. Ito yung diode. Ito na yung diode ng 12 volts. Ito. Ayan o. Oh. Ayan yung 12 volts. Tapos yung 5 volts naman. Kasi ito, yung pupunta rito sa filter capacitor ng 12 volts. Tapos yung 5 volts, ito yung filter ng 5 volts. Ayan o. Oh. So, maaaring ito yung ito. Kasi pag out siya ng transformer, ito. Ito siya. Okay. So, itetest natin tong diode na to. Ito. Ito. Test natin yung diode na to. Malamang shorted to. Ayan o, oh, shorted nga o. Oh. Balik tarin natin. Oo, dapat, ano siya? Check natin sa diode. Dapat sa kabila, ganyan. Ayan, 0-0. Dapat pag ganyan mga bro, hindi siya papalo. Pero pag ginanan mo siya, dapat mayroon siyang reading. 0-0 na o, oh, shorted. So, yan, tatanggalin na natin yan, bro. Shorted na yan. Shorted na ito, mga bro. Scooty diode. Ang tawag dito. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Tandaan natin may polarity yan, bro. Ito yung positive, papunta dun. Ito yung sa negative to. Yun. So, yan o. Check natin ulit yung kanyang filter capacitor. So, kung mayroon pa siyang shorted. Ayan o, wala na o. Yan. Wala na siyang shorted. Kasi natanggal na. Maaring ito. Ito, napakaliit. Yan. Yan. Napakaliit na diode. Ang tawag dyan ay surface type diode o SMD. Check natin. Shorted na. Shorted na. Ayun. Naririnig yung tumutunog siya. So, sira na ito mga bro. Sira na. Palitan na lang natin. Or, ano, pag test natin yung ganyan mga bro, wala siyang 5 volts. So, wala naman siyang na-detect dito sa kanyang 12 volts. Ito yung kanyang 12 volts. Oh. Oh. Well, continuous blink, continuous beeping sana. May shorted. So, hindi siya nabiblink. So, may reading siya. Pag re-reverse siya, wala siyang reading. So, ayan. So, ayan mga bro. Pwede nating optional kung wala kayong pamalit na diode. Pamalit kayo na diode nito. Ito. Kagaya nito, wala kayong pamalit. So, ayan mga bro, pwede tayong gumamit ng charger. Ayan, pwede tayong gumamit ng charger. Para mabuhay natin itong, halimbawa, pumunta kayo sa isang, ano, sa nag-home service kayo, mga bro. Tapos, may wala pa pala kayong, ano, dalang pesa. So, kung may charger kayo, charger sila sa bahay ng inyong customer, ay pwede niyo yung ano, pwede niya siyang gamitin. Pwede siyang gamitin, mga bro. Ang gagamitin lang natin dito, puputuloy natin yung wire.
na ganyan. Tapos meron siyang makikita dyan na ano, red. So yung red natin yung positive natin. Tapos yung white or meron ding iba, black, yun ang negative natin. So makikita naman natin dito, dito natin ikukunik sa may filter. Dito. Ayan. Sa 5 volts na filter, capacitor. Dyan natin kukunik. So yun, yung negative, dito siya. Ayan. Ito, yung negative. So ito yung positive. Ayan. So yung negative pwede rin dito. At pwede rin yung sa pinagtanggalan natin ng diode, yun ang positive. Ayan. Doon, saka doon. Ayan yung filter. So dyan tayo magkukunik ng positive, negative. So, hihinangan lang natin yung ating ano, yan. So nahingan natin, putulin natin ng konti kasi mahaba yan. So pagkaputol natin, ito na yung positive at ito naman yung negative. Iko-connect na natin. Teka lang, mas maganda itong gamitin. Yung positive natin, yung positive natin dito. Kita. Ayan. Yung positive natin, yung pinagtanggalan natin ng diode, ito, ito, saka ito. So, ito yung filter capacitor. Doon natin lalagay yung positive dito. O pwede rin dito sa pinagtanggalan natin ng diode. Okay. Yan natin, kukonek. Yung sa positive, tapos dito naman sa negative, pwede rin dito, pwede rin doon. Yan, ito lang ay ano, kung wala kayong piyasa, kung sakali nag-home service kayo, ay pwede nyo magamit ito. Ito, charger. Yan. So yan, nakabit na natin. Ikita natin. So yan. Isasaksak ko lang ito bro, tapos sukatan ko ng voltage ko. Ititest muna natin kung meron siyang 5 volts na supply dito sa 5 volts. So, ito yung positive, ito yung negative, ito. Ayun o, meron siyang 5.11 volts. So okay na siya. So titignan natin. Ipa-plug na natin ito. Ipa-plug na natin. Yun. Yun. So na-plug na mga bro. Check ulit natin yung voltage natin. Voltage. Positive, negative. Yun, meron siyang 5 volts kasi meron siyang supply. Yung 12 volts naman mga bro. Okay. Ayun o. Meron na siyang 12 volts. Ayan. Wait ka. Yan o. Okay na yan. May 12 volts na yan. Yan o. 12 volts. So, pwede yung panda rin na yan bro. Gamit ng ano nyo mga bro. Ito lang. Yan. Andar na yan mga bro. Yan o, ito lang yung pinapakita lang bro, yung optional nyo. Halimbawa nag-service kayo dyan, napunta kayo sa malayo, tapos wala kayong ganito, wala kayong diode na dala or replacement, pwede nyo gawa ng discarte nito gamit ang charger. So ngayon yan, meron naman tayong ano dito bro, meron naman tayong ilalagay. Hey there, subscribe to my channel and also press this bell icon. Ayan. So mayroon naman tayong ilalagay dito na pambalik natin dito, ay papalitan na natin. So hanap lang tayo mga bro. So ito, nakahanap tayo mga bro. Ito, mas malaki siya. Ayan, mas malaki. Iskote rin to bro, sa 12 volts nga lang to. Mas mataas yung amperahe, mas mataas yung ampere nito compare dito sa tinanggal natin. Yan. Mas mataas yung ampere nito. Ito yung papalit natin dito bro. So meron siyang polarity. So titest muna natin dito gamit ng analog natin. Ang analog natin, check natin sa polarity. Yon. So ito yung positive. Meron naman siyang halos hindi nakita. Makita ito yung positive. Yan o. Pag reverse natin, dapat wala siyang follow. Yun. So, yan ilalagay natin. Tanggalin natin yon, tapos papalitan natin ng scooty. Scooty na mas mataas yung kanyang amperahe. Yan. Yun. Ayusin lang natin. Yun.
ito nilagay natin. So meron siyang polarity diyan. Ayan oh. So yung connection ganyan. Makikita natin. Zoom natin. Zoom natin. Ito. Yung pinagtanggalan natin. Tapos ito yung positive. Ito yung sa ano. Yan. Tapos ito yung positive. Yan. 5 volts. So, yan tayo magkoconnect. So, sundan lang natin. Hindi naman kayo malilito. Kasi mayroon siyang ano, guhit. Ayan o. Halos hindi lang kita. Halos hindi lang makita. Yung kanyang arrow. Yung position niya pa ganyan. Pwede rin dito natin i-connect. At saka dito or doon. Kasi jumper lang naman yan. So ito, parehas din dito. So pwede natin maglagay dito kung alanganin. Kasi medyo malaki to. Dito, saka dito na. Ganyan. Ayan yung setup. Ito. Ayan. Tapos, dito rin. Sa may chopper. Ayan. So, ganyan lang. Ayan o. Ito yung kanyang, ano, negative sign. Tapos, dito siya pumunta. So, dito. So, pag dito, dito lang isang circuit lang yan. Okay. So, test natin, mga bro. Test natin. So, hindi naman siya sumayad. Yung mga, ano, mataas naman siya. Malayo. O. Plug na natin. Set pa rin sa ano, mga bro. So, yung kanyang 12 volts na nawawala kanina ay ito. Ayan, o. Present na yung 12 volts. Asan sa tester? Pakita lang natin. Yung nawawala na 12 volts kanina ayun, ayan o, 10.6 na. Ayan. Tapos yung ano natin, yung 5 volts natin, eto yung 5 volts natin at saka eto yung 5 volts at saka ito, eto ba yan o, baliktad. Ayan. So, mayroon siyang 4.82 volts. Yan na yung 5 volts, mga bro. So, okay na to, mga bro. Okay na. Ayan. Mayroon na siyang supply. So, pag prinis mo yung remote, mag-ano na to. Magkakaroon na siya ng beep. Wala na, wala kasi yung ano. Wala kasi yung kanyang tawag dito. Yung receiver o yung kanyang button dun sa may receiver para ma-on natin. Pero buhay na yan, mga bro. Kanina wala. Ito na yung missing kanina na 5 volts. Ito. Ayan o. 4.84 volts. 4.82. Tapos ito naman yung kanyang 12 volts. So present na ito, mga bro. Ayun. So ayan, mga bro. Sana nakatulong ating munting video sa mga baguhan. So, sa mga hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, please like and share and subscribe my YouTube channel, Barcel TBL Official. At share na rin, mga bro. At okay na to, mga bro. So, di-deliver na to broadcast, mga bro. Salamat, mga bro.